Hello everyone! Welcome back to my channel! Nagbibitak-bitak ba ang inyong mga sakop? Meron tayong solusyon dyan. At tutulungan ko kayo upang masolusyonan ninyo ang inyong problema sa inyong sakop. Hindi lang naman ito bitak-bitak, minsan masakit din ito, di ba? Kaya maghanda na kayo ng tubig na may asin. At kakailanganin ninyo ito guys, mabibili lang ito sa mga paborito nating hardware sa malapit sa inyo. Bili lang kayo ng ganito, may pangalan ito at nakalimutan ko lang. Ang halaga nito sa hardware ay 25 pesos. Pero may mga ibang tindahan minsan na hindi hardware na naibebenta nila ito ng 15 pesos. Ang tawag pala nila dito ay belt sander. May mga size din sila dito sa likod. Kailangan pumili kayo ng 100 or 80. Meron nakasulat dito. Ito lang ang gagamitin ninyo. Mura lang ito, di ba? At masusolusyonan ang inyong problema sa sakong na bitak-bitak. Ang dapat ninyong gawin pagkatapos ibabad ng 15 minuto ang inyong sakong ay gasgasin na ninyo ito hanggang sa mawala ang mga bitak-bitak. Kung sa inyong pagtsatsaga ng paggasgas nito ay meron pang naiiwan, hayaan nyo lang sa susunod na ninyo gawin yun dahil hindi yun makukuha sa mabilisan. Kasi kung inyong bibilisan o nagmamadali kayo sa inyong ginagawa ay maaaring masugatan kayo. Kasi kapag ka itong ganito ay lumalalim yan at nagiging sugat. Kaya huwag ninyo silang mamadaliin. Kayo mismo, sa unang layer, kagaya nito, kung konti lang ang inyong mga bitak na ganito at hindi siya malalim, makukuhahin na niya sa isang session na gagawin. Kung makikita ninyo ay kaunti na lamang ang bitak dahil sa ginasgas ko na ito ng ginasgas. Patuloy lang ang paggasgas at nang mawala ito. Katapos ng unang session ng inyong paggasgas sa inyong sakong ay ilagyan ng lotion. Kahit anong lotion ay maaari para lalong lumambot ang inyong sakong. Kung makikita ninyo yung ginasgasan kong ito ay nagiging pino na siya. Pero hindi ko siya minamadali dahil pwede ko pa siyang gasgasin bukas para hindi mabibigla ang ating mga balat dito sa ating sakong. Kailangan ay maging maganda. Ating sakong, kung titignan ninyo, ay maganda na. Simpleng paraan sa murang halaga ay magiging kaakit-akit na ating mga sakong. Nakatulong sana ako sa problema mo sa iyong sakong. At meron akong tip sa inyo, kapag regular na ninyong ginagawa ito, ay papalitan ninyo
ang ginagamit ninyong belt sander dahil pumupurol din ito. Kailangan ay bumili na ng bago para maging effective ang ginagawa ninyo. Hindi kasi pwede na yun at yun pa rin ang gagamitin ninyo. Kasi kayo mismo, mahahalata nyo na parang walang nangyayari sa ginagamit ninyo. Kailangan talaga bago ang belt sander ninyo. Yun lamang po, sana nakadagdag sa inyong kaalaman ang mga itinuturo ko sa inyo na makakatulong sa inyong buhay pang araw-araw. Maraming salamat po sa panonood.